maraming taong mabuti pa rin ang puso despite na preso yan. Bakit ka magbibigay dyan? Mga salot ng lipunan yan. Yan ang term usually eh. Deserve ng everyone ng second chances. Pagiging anak ng bilanggo ay hindi kailanman magiging flaw sa pagkatao ng bawat isa sa amin. At sa mga munting tulong na mula sa puso na may bibigay nyo, marami pang katulad ko, katulad ni Shelo, katulad ni Ate Angel, na magkakaroon ng pag-asa sa mga puso nila na may mga tao ipapadala yung Panginoon para tulungan ka, bigyan ka ng pag-asa na magpatuloy pa. Half yan, talaga dito, hugasan na. Tapos half din doon sa kabila. Okay. We need all hands on deck. Without you, this will not be a success. So our request was supposedly tapakat strips, but we have tapakat pero hindi strips. So our challenge now is to cut 325 kilos of beef. So we only have 5 knives, so that's a challenge. Maybe we can have 5. Pag napagod yung 5, next 5. So para we can start by like, hopefully by 7:30 or 8. Siguro tigda dalawa lang muna, 2-2-2 para hindi masyadong ano. Tatlo, isa pa. Okay. Once you have your gloves on, start cutting. So our time is, time check po, who has a watch? 6:30, okay. By 7:30, they want to be cooking, guys. Can I party for a while? Go. Make sure that the one, parang ganyan, no? Para it will not open. So ngayon, nag-start tayong mag-prep. Hopefully, anong oras na? By 8 o'clock, we'll start cooking. Yes. So we're prepping the bawang, sibuyas. Okay, meron tayong first challenge. First challenge natin, buti chinek ko. Okay. Ang order natin is beef tapa strips. Okay, tapa strips. Natapa naman. Tama. Pero hindi na strips. Ganito kalalaki. Ganyan kalalaki. Naman inipis. Medyo egol sa serving. Pero buti na lang andyan yung mga jiu-jitsu team natin, jiu-jitsu club. Buti na lang. Puntahan natin. Tara. Tapos nagkakagal siguro konting trimmings into strips para mabilis maluto, maganda yung serving. Diba? Yung chicken natin, wala namang problema. Wala problema yung chicken, hugasan lang yan, tapos fire up. Eh, teka lang. Gano'ng karami bang baka ang meron tayo? 325 kilos divided by 3 kasi Tiga tatlo tayo. Gano'ng karami naman yung manok natin? Ganun din, 325 kilos. Eh, meron pa dito. Ayan, mga saging, patatas. Gano'ng karami yung saging na saba natin? So, all in all, 150 plus 97 kilos, that's how much? Lagay na natin 250 kilos. There you go. 247 kilos. 2,500 pieces. 2,000... Bigas natin is 8 sacks of 50 kilos. 8 sacks of... So, dun pa lang... 400 kilos na. Tama ba yon? Yes. Ang mahigit isang tono nila yung produce sa lulutuin natin ngayon. Yes, sir. Sige na, hindi na kita guguluhin. Tara! Sige na, dito na ako.
It's crazy. It's crazy. He wasn't messing around. When he, sinabi niya kasi sa amin na bumili siya ng kawa. Siyempre, sinabi niya naman gano'ng kalaki, pero iba na pag nakita mo in person eh. And I have to admit, this is the first time na magigisa ako gamit yung pala. Weather's good. Energy's good. Yep. Everyone's happy. Everyone's happy. Yeah. Chrissy is the brains and muscle behind all this. She organized almost everything together with the team. Yeah. Together with the business team. Yeah. We're on time. What else? We're good. We're good. We're happy. You're smiling. Yeah. Yeah. Boss will be happy. Boss will be happy. You're looking good. You're ready. Yep. Got my guns ready. Lakas na every guys, grabe. Ah? Muscle work. Ah, talaga? Yeah. Well, yeah, they are. These are all ongoing now. Uh-huh. We're early. Yeah. Okay. Gagawa tayong bistik na lagyan natin konting tanglad. This tanglad will give the dish a special feeling. Pwede kaya ako magpabili ng isang case na royal? Royal? Oh. Or dalawa na. Ilagay ko sa adobo natin. And then yung kalahati, inumin natin. Okay. Para may iba naman. Gagawa tayong, kumbaga, i-flavor natin yung oil with lemongrass. Parang lechon baka style kasi may tanglad eh. Ito tinatawag na 8 hands. So yung kagandahan dito is Millie and Chavi, they're so organized. The team, everyone. Lucas Lepre, PJPS, Ninong Rai, Team Baguio, aka Baguio Mountain Man. It's amazing. Grabe, it's overwhelming and it's... Everyone's happy. Everyone's in good spirits. Alam mo na eh, kahit hindi pa tayo tapos, ang kutob natin lahat is that it's gonna be a good meal. This is right up my alley because when Carlo shared the Cosimi, I didn't even know there was such a thing. He invited us. I'm glad that we were free to come today and saw the good work that everyone's doing and the people that will benefit from it. The people in here who are probably the saddest time for them in the year when they feel their families are not even, you know, they don't have much contact. Maybe some of them haven't seen their families in a long time. And I'm sure, especially the kids who will benefit from the donations. I'm so happy for them. And next year, I wanna be able to provide more value, be more involved in it. I think this type of event, it brings together the community better because regardless of affiliation or where you're from, if it's for a common cause, I think it's one of the most beautiful things because it creates more awareness that this community is so powerful with its many members. Yeah, we compete against each other. Yeah, we train to be better than each other in competitions. But in terms of coming together for a common goal, which is for feeding programs and for the youth and youth empowerment and sending kids to school, I think that's the purest form of what you're able to do with your sport. So regardless of affiliation, I'm glad to be a part of this event, and I'd like to say thank you to Carlos for having us here as well. So. Number one is that, you know, this is the charity side, which is feeding. But there are two anchors with this, which is number one, educating kids. One step going to school is one step away from crime. But most of all, the parents will have to apply for it. And therefore, it comes with strings attached. It comes with strings attached, and the strings attached is that they have to join all the formation programs diligently and in good standing for that to continue by the Jesuits. So we're feeding, we're reforming, and we're breaking a cycle. I graduated po this July 2023 lang. Ano, ang course ko po is Bachelor of Science in Information Technology and luckily graduate with Latin Honors cum laude. Gusto kong one day
maliit pala ako, pangarap ko na maging benefactor din ng PJPS kasi ang laki ng impact na nabigay ng PJPS sa akin. Nalaman ko po na scholar ako, as in umiyak po ako kasi ang laking tulong po nung scholarship na after ko pong maging scholar, nung nalaman ko po yun na hindi ko na po kailangan magbenta pa kasi nga po, pinaprovide na po nila yung halos lahat ng kailangan namin, uniform, gamit, pangbaon, and hindi lang sa amin, pati sa pamilya namin. Pangarap ko talaga, after ko mag-aral, mag-volunteer ako. Mag-volunteer ako sa PJPS, magiging benefactor ako kasi nakita ko yung pagbabago sa buhay ko dahil sa tulong nila. And I wanted to be that person then in the future para sa mga next generation. I'm taking Bachelor of Science in Accountancy and I'm on my second year na, pretty low course. So, pinaka-pangarap ko talaga as a child is maging abogado. Kasi pinaka-gusto kong gawin is, pag naging abogado ako, babalikan ko yung kaso ni Papa at papatunayan ko na wala siyang ginawa. Ito po ang mga pinakamagagandang blessing na binigay sa akin ni Lord. Ito po ang papa ko. Nakulong siya for 30 years and lumaya lang siya this January 2023. And ito naman ang pinakamasipag at pinakamaganda kong mama. Walang hanggang pasasalamat po ang aking naramdaman sa Panginoon na kung saan. Ito po, after 30 years, sa wakas, nakalabas po ako. Hindi hadlang ang rehas, hindi hadlang ang tatay na nakakulong para makapag-aral ang anak, para maabot ang pangarap. This year, ako po ay lumabas. Tapos July, nag-graduate ang anak ko, July 8, sa PICC. Habang umaakit po siya sa stage, ang luha ko po ay tumutulo. Buo na po ang aming pamilya. So salamat sa Panginoon, salamat sa mga taong tumulong sa amin, sa aming pamilya. Salamat po sa inyong lahat. Well, sir, thank you very much for having us here. A great pleasure for us in this Yuletide season. A great gift. Like for the spiritual leader, as chaplain, we are so grateful with this advocacy. Ako si Ma'am Rexy. Ako po ay member ng Board of Trustees ng Philippine Jesuit Prison Service. It is very heartwarming really to see people like you to really come here. Because I always say, people will have questions really before you help the offenders. But your group, believe it or not, go out group, really, you know, went out of your way to be part of the prison ministry. Sa PJPS po itong Believe It or Not Go Out. It's not only for the inmates, but for their families. You're helping them build their lives, rebuild their lives because of this. Through the scholarship, I think your beneficiary po, it is a scholarship program of PJPS. Maraming salamat po sa inyong ginagawa. Sana po dumami pa ang mga taong kapareho ninyo na mayroong mabubuting puso. Ko po si MJ. MJ! Ako si MJ na tisinda ng ice candy. Tapos sa isang araw, nakaka 2,000 ka. Tama? Tapos, po, magkano yung net mo dyan? Magkano yung ilikita mo sa 2,000? 500 lang po. 500? Okay. So, manipis markup niya. Turuan natin to. Tapos, ngayon, ano yung Christmas wish mo? Sana po magkumpleto kami lahat ng pamilya ko. Oy! Hindi ba yung message niya? Gusto ko yan! Oo, kasi gusto niya i-scale yung business niya. Kasi limited lang siya ng dalawang mga hita niya. Kung madali na ng dalawang gulong yun, edi mas madali sana, di ba? Ngayon, magkano na yung nabigay sa'yo? 5-5. Naka-5-5 na siya. Magkano ba ulit? 5,000 po. Oh, may sobra na. May sobra na. Ano ngayon gagawin mo dun sa sobra? Ay, inaregalo ko pa sa kapatid ko. Ay, inaregalo ko sa kapatid ko. Pusilak na damdamin talaga. Ano ba? Barbie po yun eh. Barbie! Oh! 1,000? Another 4,000? Oh, another 1,000? For the black lang, sir. For the black lang. Oh, malaki-laki na yan. Malaki-laki na ako promo ah. Ngayon, yung bilihan ng bike, malapit lang. Sa may housing po din sa may ano po. Pwede ka na ngayon pumunta. Pwede, gusto namin kasi makita yung bike eh. Kasi pati may bilhin ng bike eh. Okay, Mark Jaden, ano ang napili mong bike? Itong kulay blue. Orlando. Ang dami po siya. Orlando. Ayaw mo ba? Siyempre, pang-concept na Ben ang yan.
Ah, okay. Itong kilala pala talaga itong bata. Opo, lagi po yan doon. Araw-araw po yan. Nagtipinta siya. Ay, maganda. Sipag na eh. Testing mo nga, MJ. Oo, okay. Na-adjust naman to, Beng. Ay, excited po siya eh. Pag may ipabas ko na kaagad, ano? Ingat! Kilala nga siya ng mga tao doon eh, yung mga nasa tindahan. Sa bike shop? Oo, kilala siya ng, pati yung owner or yung nagbibenta doon. Oo. Or yung mga tao nag-hangout lang doon, kilala siya doon. Ah, talaga? Siya yung hardworking kid na... Tapos super happy daw sila sa kanya. Lagi daw tinatanong sa owner. Oo. At na nag-iipon pa po ako, bibiling ko po yung bike na yan. Masaya ka ba, MJ, sa bike mo? Yun, lagi sinasabi niya. Very priceless, oh. Patayo po! Patayo po! Oh! Sa ano ko. One, two, three! Number one! Ano yung tali ito, ha? Number one! Okay na! Dapat umaandar na yan! Tara, tara, tara! Number one! So ilang years ka pumunta dito? Ano po kasi, ang haba po ng storya nila, pero si mama at papa po, si mama nasa Singapore, si papa nakakulong na. Tapos penpal. Penpal, yan yun. Ganun po. Tapos sa Maximum po ako nabuo. Kaya dapat pangalan ko po Maxima, hindi dapat Angel. Kasi sa Maximum ako ginawa. Cum laude? Oo po. Cum laude ka? Yes po. Dad niya nagtiteach ng martial arts sa loob? Opo. Wow. Karate po. So how long ago siya na? January lang po siya lumaya eh. Wow. Ano, 11 months. Wow. making sure lang na food and safe. Mainit, masarap. Ito ako may sa bahay. It feels, I don't know, it's not like the stuff we see in the movies. It's different, eh? Yeah. These are the believe it or not team. Ano ang lahat natin bakit believe it or not team? Laging sinasabi sa atin nila Father Eddie, nila Father Junji, na tuwing meron tayong hihilingin kay God, tayo ay dapat lang maniwala at magdasal. Tama po ba? Ayan. At ngayon, isa po sa mga dalangin natin ay magkakatotoo. Sabi nga ni Sir, tayo ay kakain ng masarap at matutulog ng may ngiti sa ating mga puso. Pagparapit ay Pasko, yun yung sinasabi namin na pinakamalungkot ng mga panahon sa buhay ng mga Bilanggo. Pero pag sa mga may ganitong mga events na may mga taong madalaw, nagpapahalaga, nagpapakain, kahit nagpapahalaga sa mga tao na sa loob ng kulungan, malaking bagay po ito. So, kahit paano maintrain yung lukot, yung buto. Imagine, sabi nga kanina, 2,500 po yung mapapasaya nyo ngayon, ang araw na to. Actually po, hindi lang po pagpapasaya yung gagawin nyo sa araw na to. Kasi binibigyan nyo rin po sila ng pag-asa. Yun sa pagpapahalagang bibigay nyo sa kanila. Nahirap po, hindi po matatawaran yun. Kaya lubos po ako nagpapasalamat bilang tumatayong ama po ng video security guard. Sabi nga, hindi ako magsasawang salamat sa mga katulad nyo. Kasi hindi rin kayo nagsasawang tumulong sa mga kapatid natin dito. Bukod sa pagkain na ibibigay namin ngayon, nakakapagbigay raw kami ng pag-asa.
Ang totoo niyan, hindi ko yun masyado naiintindihan. Pero kung yun ang totoo, ang sarap sa pakiramdam. Kaya maraming salamat. Ewan ko, parang ito na yata ang isa sa pinaka the best kong Christmas party. para i-share sa inyo yung aming tinatawag nila na, I guess, abilidad na maibigay, maramdaman nyo yung sincero naming luto para sa inyo. Para mapasaya kayo. Merry Christmas! Magandang araw ho. Sa totoo, ang mga chef ho, iyakin. Wala po akong alam kung ano po ang pakiramdam na nandito po sa loob. Ngunit ngayong araw po talagang sa pagsasama-sama po nating lahat, wala pong salita ang kaya ko pong naisip para maibahagi ang aking nararamdaman ngayong araw. Ang masasabi ko lang ho ay puro pasasalamat and gratitude. Maraming salamat po. Sana mong ma-enjoy niyo po lang. Tatlo kami gumawa ng adobo three ways. Version ni Numray, version ko, version ni Chef Chabi. Tapos yung bistek natin, ganun rin. So mamaya, matitikman nyo yan. Yung karne na yan, tatlong klaseng lasa yan. Yung manok, tatlong klase rin. Nangyari to kasi one time, in-invite ako ni Junji sa fundraiser. And narinig ko si Angel and yung mga kasama niya. And nung namin iisip na gawa tayo ng something na like this, na malaki, pero merong flip side, which is yung kabilang side nun, gagawa tayo ng proyekto na magbibigay ng pag-asa para sa mga anak ng mga PDL. And at the same time, makakatulong sa PDL sa loob para mapalakas yung formation and education nila. So, eto yun. Ang unang kinuusap, si Ninong Rai. And then, kasi siya yung napanood ko sa YouTube, nagumawa siya. And sabi niya, sama natin si JP. Ano ko si JP? And sabi niya si JP, sama na natin si Chavi. Kung hindi niyo natatanong, 1 year na kaming magkakakilala today. Yes. Today. And during that year, nakilala ko si Angel and yung mga kasama niya during the fundraising. And ito na, sinimbuhan na namin gawin. At first, it was daunting. Very, nakakabagabag. Una, nakakabagabag ng todo. Pero, meron kaming Chavi. Nakakapagluto sa marami. So ba? It's a very, I have to say this in my words, it's a very, very humbling experience. And we are humbled and we are grateful and we want to do more and we will try to do more. Thank you. Ngayon po ang natutunan po rin namin kung paano mag-share. Kasi bakit po? Pag-uwi po namin sa brigada po, isi-share po namin lahat to. Ganun po yung mga naging nature po ng bawat isa dito na na-acquire po namin sa mga bisita. Na gusto rin namin po i-share yung ano yung meron kami. Hindi lang po kami puro tanggap. Marunong din po kami magbigay sa wala. Siyempre, sasabihin ni Lord, anong ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa at paano mo pinalagana sa iyo. Pero hindi na po niya siguro tatanungin yan sa inyo.
This is gonna take a while for it to sink in.